Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, matutunghayan natin ang pagbabagong anyo ng ating poong Jesus Nazareno. No, nabagamat sandali lamang ay isang patikim at isang pamamaraan ng pagpapaalala sa atin ng kung ano ang inaabangan at pinaghahandaan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga taong tinipon ng Diyos, binuklod sa muling pagkabuhay ng ating mahal na poon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na
tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hiling at panalangin. Araw ng pamamahinga sa iba, subalit para sa ating lahat na nananampalataya. Araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon din ang ikalawang linggo ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa muling pagkabuhay, sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At para sa ating pagninilay, sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay na ito, tinatanong tayo ng ating Panginoon, humahawak at bumabaling ba tayo sa Kanyang pangako? Meron po akong isang kilala, no? Madalas tumaya sa loto, no? Hindi naman madalas na linggo-linggo, araw-araw, pero kapag tumama na yung prize money ng lagpas 100 million, sabi niya, hindi ka raw lugi doon, kahit gaano ka kadalas, tumaya, no? Hindi ko sinasabing tumaya kayo, no? Baka maubos ang pera ninyo dyan, no? Kinikwento ko lang. Iniisip na niya kung paano niya hahatiin yung prize money kung sakaling siya yung nanalo. No? May nakabalato na, may inilagay na sa bangko, meron ng gagastusin pampagawa ng bahay, may gagastusin na para sa sasakyan, na para bang ako napatanong, teka lang ho, hindi niyo ho bahawak ang... Nung panahong yun, 120 yata yun. Hindi nyo pa huhawak ang 120 million. No, bakit parang napaka-detalyado na ng inyong paghahati ng pera? No? Sabi niya, "Father, yaan nyo na. Libre lang mangarap. Paano nga kung totoo?" No? Marami tayong mga pangarap. Siguro kagaya ng pagkapanalo sa loto, yung mga bigla ang papremyo sa atin, suntok sa buwan. Pero may mga bagay din naman na kaya nating abutin. No, yung mga nagliligawan, no?
Nakailang date pa lang, iniisip na ang buhay mag-asawa. No? Pero nandyan yung posibilidad na pagkatapos siguro ng 2 linggo, maghihiwalay na. Yung mga gustong pumasa ng exam, iniisip na agad kung ano o saan sila papasok. Pero nandyan yung posibilidad na pwede kang mag-retake. O, sana naman hindi yung mga mag-e-exam dito, no? Kung anumang licensure o qualifying exam ang inyong pinaghahandaan. O siguro yung mga nasa trabaho na iniisip na yung increase. Saan dadalhin ang increase? Pero pwedeng hindi ka naman ma-promote sa taong ito. Mga bagay na nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng motibasyon sa atin para pagpatuloy ang pagsusumikap. No, maaari mang totoo o hindi, posible man o hindi. Parang magandang isipin yung magandang kahihinatnan o mabuting kahihinatnan ng ating mga pagsisikap. No? Na para bang bahagi ng ating bilang tao yung makita yun. Yung kahit papano magkaroon ng sa ating imahinasyon ng magandang mangyayari at magandang bunga ng lahat ng mga ipinapasok nating pagsusumikap sa buhay. Sinasabi ko ito dahil sa ating mabuting balita ngayon, nagpatikim ng bunga ng pagsunod ang ating Poong Hesus Nazareno. Kasama si Pedro, Santiago at Juan, umakyat siya sa bundok at siya ay nagbagong anyo. No? Sa Ingles, transfiguration. At ano ang nakita natin doon? Ang ating Poong Hesus Nazareno, nagliliwanag puting-puti. Hindi po natin makikita ang ganitong anyo muli, kundi sa muling pagkabuhay. No? Dahil alam na natin yung kwento, alam natin yung mangyayari. No? Na siya ay muling mabubuhay. Katabi niya si Moises at Elias bilang tanda na siya ang kaganapan ng pangako. Siya ang kaganapan ng batas, siya ang pinag-uusapan ng mga propeta. No? Hindi pa sapat na pruweba, ang Ama mismo ang nagsabi na ang ating Poon ang siyang hinirang at pinakamamahal niyang anak na dapat nating pakinggan. Na kung tutuusin, parang isa lang ito sa mga milagro ng ating Poong Hesus Nazareno. Pero kung aalamin natin yung nagdaan bago sila pumunta rito sa bundok, anong sinabi niya? No? Ang anak ng tao ay magpapakahirap. Lahat ng hirap ay kanyang sasapitin hanggang kamatayan. Pero ang siyang matapat na sumunod sa kanya ay makasasaksi nitong katuparang ito. No? Siyempre, kung ikaw ay apostol, medyo manghihina ka. No? Ibig sabihin pala, itong susundin kong tao hanggang kamatayan, ano ako? Sasayangin ko ba ang buhay ko para sa taong ito? Kung kamatayan naman ang sasapitin niya. E pinapangako na ang Mesiyas ay siyang magtatayo ng bagong kaharian. Pero bakit ito ay sinasabi na niya na mapapahirapan siya? Yung kanyang ipinaglalaban ang dala niyan kamatayan at pag-uusig. Pero pinakita ng ating Poong Hesus Nazareno, pagkatapos ng lahat at pag napagdaanan ng lahat, ito siya, muling mabubuhay. Ipakikita kung sino talaga siya sa mga kumakapit at naniniwala sa kanya. Isa pong paalala sa atin, na ang lahat ng ating pagsusumikap at pagpapakabuti may bunga.
yung pagkapit natin sa mabuti, yung ating katapatan sa Diyos, may bunga. Kaya ang paalala, huwag tayong bibitaw. Kasi madaling sumuko kapag hindi natutugunan ng ating mga panalangin. Madaling sumuko kung ikaw na nga yung nagpapakabuti, ikaw pa yung isinasantabi. Madaling sumuko na kapag hindi ka na nagkakaroon ng mga bagay na inaasahan mo, may mga bagay pang hindi magandang nangyayari sa iyo. Paalala po ang pagbabagong anyo ng ating poong Jesus Nazareno na ang siyang matapat sa kanya, ang siyang buhay, ang pananampalataya sa kanya, ay may kahihinatnan patungo sa pakikipagkaisa sa kanya, patungo sa katuparan ng pangako, patungo sa muling pagkabuhay. Kaya ang paalala sa atin ngayon, kung ano man ang pinagdaraanan natin, pagdaanan. Kung ano man ang mabuting ipinaglalaban natin, patuloy na manindigan. Kung ano man ang nilalabatan nating kahinaan, patuloy na maging tapat at bumaling sa Kanya. At huwag basta-basta malihis. Dahil may pangako ng pera, may pangakong mabilis na yung hinihingi at kailangan natin sa buhay, ibibigay. Pero ang kapalit naman ay kasiraan. Ang kapalit naman ay pagkakasala. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ay maalala ang pangako ng muling pagkabuhay. Ang pangako na ang lahat ng pinagsusumikapan natin, no? Ibang-iba sa tsambang nakukuha sa loto o sa kung anumang bunutan, pero yung mga bagay na talagang mahalaga, inilalaan ng oras, nilalaanan ng panahon, pinagsusumikapan, ay siyang magbubunga ng maganda sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pagsimula ng linggong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa lahat ng mga pinagsusumikapan natin, nagiging tapat pa rin ba tayo sa Diyos? At nagiging mapagsumikap din tayo sa mga bagay na mahalaga? Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon naririnig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Mapagtanto nawa nating tayo rin kanyang iniibig habang ating idinadalangin, Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig. Nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari,
mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap. Maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kaniyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang inyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya, sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala at parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Kinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Kinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayon paman, sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.